Mahilig tayong mga Pinoy sa tinapay. Isa to sa pangunahing pagkain natin na pumapangalawa lang sa kanin. Kaya naman kaliwat kanan ang mga bakery dito sa Pilipinas. At kapag bakery na ang pinag-uusapan, ay di na mawawala ang pangalan ng Julie's Bake Shop, ang pinakamalaking bakery chain sa bansa. At kung gaya ko kayo na interesado ring malaman ang kwento sa likod nito, yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan at ang mga bagay na dapat niyong malaman sa Julie's Bake Shop. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Si Julia Gandionco, na kilala rin sa tawag na Tita Julie, ang nagsimula ng Julie's Bake Shop. Ang kwento niya ay isang patunay na hindi sagabal ang edad para magtagumpay sa pagninegosyo. Halos 50 anyos na ang may bahay na si Tita Julie nang simulan niyang pumasok sa pagninegosyo. Malalaki na ang 6 na anak niya noon, kaya hindi na siya abala sa pag-aalaga sa mga to. 3 sa mga anak ni Tita Julie ang nasa kolehiyo na at 3 naman ang nasa high school. Kaya malaki rin ang gastusin nila para sa edukasyon ng mga to. Nataon pa na ng mga panahon na yon ay hindi maganda ang takbo ng tubuhan ng kanyang asawa. Kaya nag-isip si Tita Julie kung paano makakatulong sa gastusin ng kanilang pamilya. Isang oportunidad ang dumating nang nakita niya ang job posting ng Pildakan, isang pabrika ng mga ratan na noon ay naghahanap ng canteen concessioner. Nag-apply siya rito at pinalad naman na nakuha niya ang kontrata. Dito na nga nagsimula ang negosyong canteen ni Tita Julie at dito niya rin naranasan ang isang problema na nagbigay daan sa pagsilang ng Julie's Bake Shop. Pumatok at naging matagumpay ang unang kantin ni Tita Julie sa Pildakan. Dahil dito ay inalok pa siyang magtayo ng kantin sa 2 pang pabrika ng mga sister company nito. Nasa Mandawi City sa Cebu ang 3 pabrika at umaabot sa mahigit 1,700 katao kada araw ang kumakain noon sa 3 kantin ni Tita Julie. Bagamat mahirap magpatakbo ng 3 kantin, ay hindi nagpatinag si Tita Julie na tinanggap ang mga hamon ng pagninegosyo. Para magtagumpay ang 2 bagong kantin, ay inulit niya lang ang sistema na ginawa niya sa unang kantin na sinamahan niya na rin ng sipag at dasal. Napansin ni Tita Julie na malakas ang tinapay sa kanilang mga kantin at madalas siyang maubusan ito. Nang mga panahon na yon ay humahango lang siya ng tinapay sa iba't ibang maliliit na bakery sa lugar nila. At may mga pagkakataon pa na nahihirapan siyang makakuha ng mga bagong lutong tinapay. Hanggang isang panadero na nagngangalang Vicente Ruiz ang nakapansin sa pagbili niya ng maramihang tinapay. Si Ruiz ang naghikayat sa kanya na magtayo ng sarili niyang bake shop para mapunan ang pangangailangan ng kanilang mga kantin. Nang una ay nag-alangan si Tita Julie dahil wala naman siyang alam sa negosyo ng panaderya. Pero kalaunan ay nagdesisyon din siyang sundin ang payo ni Ruiz na magtayo ng sariling bake shop sa kondisyon na tutulungan siya nito at magtatrabaho sa kanya bilang panadero. Isinugal ni Tita Julie ang kanyang lifetime savings noon na 19,000 pesos para buksan ang unang Julie's Bake Shop noong January 6, 1981 sa Wireless, Mandawi City. Nagsimula ang Julie's na isang typical na bakery. Ilan sa mga unang tininda rito ay ang mga paboritong tinapay ng mga Pinoy gaya ng Ilorde, Everlasting, Pandicoco at syempre ang Pandesal. Dahil laging mainit at bago pa ang mga tinitindang tinapay, ay pumotok agad ang Julie's Bake Shop sa lugar ni Tita Julie.
Sa totoo nga niyan ay nakapagbukas agad sila ng pangalawang branch matapos lang ang tatlong buwan. Nagpatuloy ang pagsikat ng Julie's Bake Shop na sa loob lang ng tatlong taon ay nagkaroon na ng 10 tindahan sa Cebu. At dahil sa lumalaking operasyon ay nagtayo na rin ang pamilya ng Bakery Supply Company noong 1984 na tinawag nilang RJ Commodities. Ito ang nagsilbing central warehouse para masiguradong laging may supply ng mga dekalidad na ingredients at bakery supply ang mga tindahan ng Julie's. Taong 1988 naman nang nagbukas ng Julie's Bake Shop sa Iloilo. Ito ang unang tindahan nila sa labas ng Cebu. Nagpatuloy pa ang pagdami ng mga Julie's Bake Shop na pagdating ng late 90s ay mayroon ng 200 branches. Lahat ng mga tindahan nito ay pinapatakbo ng pamilya, kamag-anak at mga kaibigan ni Tita Julie. Dahil sa patuloy na paglaki at pagdami ng mga tindahan, ay nagdesisyon na rin ang pamilya na pasukin na ang franchising. Taong 1998 nang irehistro sa Securities and Exchange Commission ang Julie's Franchise Corporation o GFC. At di nga nagtagal ay binuksan ang unang franchise ng Julie's sa Camiguin Island. Ito na nga ang simula ng lalo pang pagdami ng mga tindahan ng Julie's Bake Shop sa buong bansa. Noong 2001 ay binuksan ang warehouse ng kumpanya sa Pasig para suportahan ang mga franchisee nito sa Luzon. 2002 naman binuksan ang warehouse nito sa Davao para naman pagsilbihan ang mga franchisee sa Mindanao. Sa kasalukuyan ay mayroon ng mahigit 400 outlet sa buong bansa ang Julie's Bake Shop, kung saan 40% ay nasa ilalim ng franchise. Ayon pa sa Julie's ay iba-iba raw ang mga itinitindang produkto sa bawat franchise nila, maliban na lang sa mga bestseller. Ilan sa mga mabebenta sa Julie's ay ang Pinoy Pandesal, Cheese Bread at Mushroom Bread. Marami ka pang pagpipilian dito, gaya ng cornbread, butter bun, violet cream loaf, chicken roll, choco german, ensaymada, Spanish bread, choco loco bread, binangkal, buchi, pineapple pie, sliced bread, mamon, cupcake at marami pang iba. Kayo ba mga kasangkay, madalas din ba kayong bumili ng tinapay sa Julie's Bake Shop? Ano yung mga paborito nyong tinapay nila? Pakishare naman sa comment section sa baba. Nakilala ang Julie's Bake Shop sa masasarap, bagong luto at malinis na tinapay. Kaya hindi na nakakapagtaka ang pagdami ng mga branches nito sa buong bansa. At para mas lalo pang maipromote ang kanilang brand, ay naglabas din ng mga commercial ang Julie's. Taong 2004 nang ilabas ang unang commercial ng brand na pinamagatang Orchestra. Di mapigilan ang sarap! Nasundan pa to ng marami pang mga commercial ng Julie's Bake Shop. Isa nga sa mga pinag-usapang commercial nito ay ang kakaibang ad na ginawa para sa 40th taong anibersaryo nito noong 2021. Stop Tita Shaming ang naging sentro ng ad, pero marami ang nagulat sa kung paano tinuruan ng leksyon ni Tita Julie ang lalaking nangangantyaw sa mga tita. Medyo may pagka-horror na yung datingan kung saan ay minasa ni Tita Julie ang lalaki at ginawang pandesal. Hindi na nakakapagtaka yung tema ng commercial na ginawa ng Gigil Ad Agency. Sila rin kasi yung nasa likod ng mga nag-viral na RC Cola commercial. Gaya na lang nung commercial kung saan naging RC yung nanay at may baso sa likod ang kanyang anak. Sa ngayon ay si Kim Chu ang pinakabago at pinakaunang celebrity endorser ng Julie's Bake Shop. Marami na ring nakuha na Best Bake Shop of the Year at Outstanding Filipino Franchise Award ang Julie's mula sa iba't ibang asosasyon. Para makasabay sa modernong panahon ay nagpalit din ng imahe ang Julie's Bake Shop taong 2010 nang pinalitan ang logo ng brand, kung saan ay tinanggal na ang border nito at itinira na lang ang pangalan na Julie's. Ayon sa kumpanya ay simbolo raw to ng pagiging bukas at patuloy na pagpapabuti nila ng kanilang brand. Taong 2012 naman nang nagkaroon ng makeover ang mascot nila na ginawa nilang mas bata at moderno ang itsura. Nakarating na rin sa ibang bansa ang Julie's mga kasangkay.
Nagsimula ang international expansion nila noong 2013 nang buksan ang Julie's Bake Shop sa Indonesia. Nasundan pa to ng dalawang branch sa Canada, isa sa Edmonton na binuksan noong 2015 at isa sa Calgary na binuksan naman noong 2017. Naging malaking hamon din sa Julie's ang nangyaring pandemic noong 2020. Pero sa kabutihang palad ay nalagpasan naman nila to. Ngayon ay meron na ngang mahigit 450 Julie's Bake Shop at patuloy pa tong dumarami. Kahanga-hanga ang kwento ng Julie's, mga kasangkay. Itinuturo nito sa atin na hindi hadlang ang edad para magsimula ng negosyo at magtagumpay. Sana ay maging inspirasyon natin si Tita Julie Gandionco, ang 50 anyos na may bahay na nagsimula ng isang maliit na bakery na ngayon ay ang pinakamalaki ng bake shop chain sa Pilipinas. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin, mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Julie's Bake Shop? Pakishare naman ng mga kwentong Julie's ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video, mga kasangkay. Thank you for watching.